Okay, so hi, I'm Raymond ng Cabler PH. Welcome back to my channel at welcome din sa aking shop. So, as you can see, meron naman tayong bagong power tool na pinadala sa atin ng mga kaibigan natin from Lotus Tools Philippines. So, this time, ito yung kanilang 6 inches na bench grinder na ating i-review para sa video na to. But before that, gusto ko muna mag-thank you sa Lotus Tools Philippines for sending me this bench grinder. Maraming salamat din sa support na binibigay niyo sa akin. Well, for making me one of your brand ambassadors. So, yun, napakasarap sa pakiramdam. First time nangyari sa akin. So, yeah, I'm very thankful for that. Yeah, so, please like and follow yung Facebook page ng Lotus Tools Philippines. Yung link, nasa description na lang ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, maybe this is the time na i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell para ma-update ka pag naglabas tayo ng mga bagong videos. Ayun, so pag-usapan na natin tong 6 inches na bench grinder ng Lotus Tools. So saan okay lang ba natin ginagamit ang isang bench grinder? So generally, ginagamit siya sa pag-remove ng mga maliliit na materials using grinding wheels, commonly sa mga metals. Pwede rin siyang gamitin na pang sharpen o pang hasa ng mga, say, scissors, knives, chisels. At kung papalitan mo siya ng grinding wheel, pwede mo siyang gamitin na pang buff or pang polish or pantanggal ng mga rust ng mga metal as long as you have the right wheel na naka-install sa bench grinder mo. Okay, so para sa specs ng grinder na to, para sa power niya, meron siyang 1/3 horsepower na direct drive motor. So, no need for brush or belts na i-adjust or i-replace. At ang speed naman niya ay umaabot ng 3,550 RPM. Ang voltage niya kailangan niya ay 220 to 240 volts. Ang frequency ay 50 to 60 Hz with full ball bearing. Adjustable yung tool rest, spark deflector at ang kanyang mga eye shields. Then yung left wheel niya ay mayroon nakakabit na 30 grit na grinding wheel para sa hard grinding. At dito naman sa kanan ay meron siyang 60 grit na grinding wheel for smooth or fine grinding. And removable yung kanyang wheel, so pwede mo siyang palitan kung gusto mo nang lagyan ng polishing wheel o kaya buffing wheel. As long as tama yung arbor size nung ipapalit mo ng wheel and of course yung diameter. Kailangan 6 inches lang din siya or 150 millimeters. So yung base niya meron na siyang mga mounting holes. In case na imamount mo siya sa isang part ng workshop mo, let's say sa workbench o kaya sa welding table, yun, kung saan man siya gustong ilagay. Pero sa shop ko, hindi ko naman talaga siya imamount kasi gusto ko yung naililigpit ko siya. Magaan lang naman siya at tinimbang ko siya kanina, nasa 8 kilograms lang naman siya. So hindi naman siya ganong kabigat para, well, yun niya, itatago mo na siya o kaya itatabi mo siya pag hindi na siya ginagamit. Saka yung base niya ay flat naman at malapad naman. Pwede ko na lang siya nalagay sa isang table tapos gagamitan ko na lang siya ng clamp. Pwede ko naman siya i-clamp na lang dito para medyo sturdy siya. So pag gagamitin, ganyan na lang gagawin ko. So actually, request talaga ito ng binan ko. Nabanggit niya sa akin dati na gusto niyang bumili kami ng bench grinder. Yun niya, kasi panghasa niya ng mga kutsilyo niya. So kasi ngayon, manual lang siya kung maghasa. Well, medyo marami kami na kutsilyo. Ito, medyo hindi na siya mahihirapan. Kaya ayun. So kung nakafix siya dito sa shop, kailangan pa niya pumunta rito. Pero yun nga, hindi nga siya ipifix dito sa shop. So pwede niyang gamitin, nadali na lang dun sa outside kitchen namin. Pwede nang dun na siya maghasa ng mga kutsilyo niya. Okay, so para naman dito sa shop, gagamitin ko siya para sa panghasa ng mga chisels ko. Well, yung may mga chisels kasi ko dito na talagang bunging-bungi na mahirap na siyang hasain pag sa honing stone lang. Actually, wala man ako honing stones. Ito muna siya isasalang yung mga ano ko, yung mga chisels ko. Siyempre, pro grinding din ng mga maliliit na parts na metal. Siyempre, mahirap i-grind yung mga ganong maliliit kasi nga delikado kung angle grinder ang gagamitin mo tapos may maliit na metal ka lang na i-grind. So, mas safe kung dito ko siya i-grind. Actually, nagamit ko na siya sa project ko na katatapos lang. Yung mga metal angle bars na maliliit. So, ayan, ginamit ko siya sa mga angle bars na yan. So, kasi medyo delikado kung gagamitin ko is angle grinder. So,
medyo marami rin kasi siya, kaya mas safe na ako na dito ko siya isinalang sa bench grinder na to. So yeah, so isang unang project ko pa lang nagamit ko na siya. So I'm sure na magiging very useful siya dito sa aking shop. Okay, so isusubukan muna natin siyang i-mount using the clamps. So ayan, dito lang natin, dito ko lang siya lalagay. At gagamitin lang natin ng F-clamps. So ayan, sturdy na siya. Okay, so anong gagawin natin ay isasaksak muna natin siya. Okay, so first thing to check ay pagbago yung bench grinder ay kung may wobble ang mga wheels niya. So tingnan natin kung may wobble yung mga wheels niya, ano. Lalapit ko lang yung camera. So ayan, tingnan muna natin, paandarin muna natin ng konti. Tingnan natin kung may wobble yung left wheel. Paandarin ko lang ng konti, ah. Meron konting wobble yung left wheel. Tingnan naman natin ang kanyang right wheel. Yeah, so again, papaandarin ko lang ng konti. Eh. So, yan. Meron ding konti pero konting-konti lang naman. Minimal lang naman yung wobble niya. Actually, yung mga ganyang klaseng wobble, okay lang yan. Kayang-kaya na yan ng wheel dresser. So ngayon, wala pa akong wheel dresser. Bibili pa lang ako noon. Isa yun sa mga kailangan kong bilhin after kung magkaroon ng bench grinder. So yun ang unang accessories na kailangan bilhin. So yeah, pag nagkaroon na ako noon, ide-dress ko to para mawala yung mga wobble niya. So by the way guys, nung in-unbox ko nga pala to, hindi pa nakakabit yung itong wheel deflector, yung eye shield, tsaka yung tool rest. So pag-assemblein mo na siya, kailangan mo lang naman ng screwdriver saka number 14 na wrench. Okay, so papaandarin na natin, papakinggan natin kung gaano bang kaingay o katahimik yung makina nito. So yun, tinutukan ko na siya ng mic para marinig sa audio. So yun natin. Medyo nagba-vibrate siya siguro, hindi lang masyadong lapat yung pagkaka mount. Nagba-vibrate siya dito sa kaliwang side. So, titingnan ko lang, ayusin ko lang yung pagkaka-mount. So inayos ko lang yung pagkaka-clamp. Siguro yung pagkaka-clamp lang. Pero ayan, try natin ulit. So meron pa talaga siyang konting vibration o ingay dito sa kaliwang wheel. Siguro kailangan talaga i-dress tong wheel na to. Pero dito sa kanan, wala naman ako naririnig at yeah, wala akong naririnig na ganong vibrate na katulad na dito. Pero hindi naman siya ganun kalakas. Pero lang yung ganito. Ayun. Tingnan ko muna, magte-testing tayo ng grind natin dito. So isa sa paggagamitan ko dito talaga sa shop ay katulad nitong mga ganito mga chisels. Kung makikita nyo, ayan o, basag na basag yung dulo niya. Pingas na pingas. So kasi minsan kasi ginagamit ito ng mga gumagawa dito eh. Ito, kaya saan ginagamit itong pait na to. Minsan ginagamit na pantanggal ng mga rivets. Kaya kaganyan. Pingas na pingas. Actually ko kasi kung gagawin mo ay didiretso mo to sa mga honing stones. Medyo matatagal lang ka dahil ang laki nung pingas niya. So yun niya, first step dito muna tayo. Okay, so comment ko lang, ito kaagad yung nakita ko nung umpisa. Inaasahan ko sana yung tool rest niya ay na-adjust ng pa-tilt na pagano'n. So sabihin yung pa-angle. So para pwede kong gawing naka-angle siya sa grinding wheel. So yun nga, para nga dito kung magsha-sharpen ako ng mga chisels ko, sana meron na akong guide
Kunyari, nakaganyan na siya, meron siyang guide dito. Kaso yung adjustment lang ng tool rest niya ay papasok at palabas. So yung pag naubos na yung grinding stone mo, grinding wheel mo, syempre kailangan mo nang i-move to forward. Pati itong spark deflector, kailangan mo nang ipasok sa loob para yung clearance mo sa grinding wheel mo is ano lang, malapit lang. So yun lang, sana itong tool rest na to ay meron pa isang mechanism na para pwede mo siyang gawing naka-angle para yun nga, para sa mga pag-sharpen ng mga chisels. So dapat naka-ganun siya. So sa ngayon, ganito lang siya. Pwede mo naman gamitin pa rin. Kaso, mananantsaka na lang kung paanong angle ang kailangan mo para ma-sharpen tong chisels na to. So, yeah, try muna natin. Okay, so bago natin simulan, kailangan muna ng PPE. Try muna natin dito sa left side na 30 grit. Para i-shape muna natin tong dulo ng chisels. So check nyo lang kung malapit na kayo. So ayan, okay naman yung saka grind ko sa umpisa. Meron pa rin konti, pero yan. Sasalang pa natin yan. Lang naman natin siya dun sa smooth grinder, sa 60 grit na grinding wheel. Sakat yung talim ng pagyan sa mga grinding stones dahil nga medyo rough pa yung pass na ginawa natin dito sa kasi 30 grit at saka 60 grit lang to. So syempre kailangan din natin isa lang to sa manual na paghahasa. Pero katulad nung nangyari kanina, nawala na yung pingas niya. So pantay na yung pinakatalim niya, pantay na. So okay na yun. Okay, so try naman natin tong drill bit. Lubang drill bit. Okay, so nakapag-save na ako ng isang drill bit. Kaya kasi kadalasan ng mga drill bit pag mapurol na, ito tinatapo na namin eh. So, yeah, nakapag-save na ako ng isa. So, isang drill bit ang muling nabuhay dito sa shop. Okay, next naman, try naman natin dito sa, yeah, ito, sa mga angle bar. Natira dun sa ginamit ko nung gumawa ako ng metal na table. So, ito yung akabitan ng screw. Ayan, puputulin ko siya yan ng ganyan. Yeah, magiging ganyan siya. Bali, welding ko siya dun sa legs ng table. Ito yung gagamitin ko na screw hole para dun sa table top na ilalagay. So, since maliliit na siya, medyo delikado na kung gagamitin mo na pang-grind dito ay angle bar. So, yun. Gagamitin naman natin ang bench grinder para sa mga ganitong kaliliit na piece. Yeah, so, try natin. So, para mas safe, gamitin lang natin ng pliers panghawak. Pwede rin, basta kahit anong panghawak para hindi na masyadong malapit yung kamay mo sa grinding wheel.
yan, nag-grind na siya. So yun, one way to use this bench grinder para sa mga maliliit na piece na tulad nito na masyadong delikado kung gagamitin mo ng angle grinder. So, meron pa ako isang gustong subukan, so grind ko ulit to. Medyo didiinan ko ng konti, titingnan natin yung makina niya kung kaya ba yung mga ganong medyo may puwersa na pag-grind. So yeah, tatry natin ha. Okay. So yes, so kaya naman, wag lang masyadong sobrang diin. So ayan, naramdaman ko medyo humina yung makina niya nung talagang pinuwersahan ko ng diin nung sa may bandang una. Nalaman ko na yung limit ng diin na kailangan ko. So syempre hindi mo naman kailangan ganun talagang kadiin pag mag-grind ka. Pero yun lang, sinubukan ko lang yung kakayanan ng makina. So 1/3 horsepower, much better siya compared dun sa, di ba, meron din mga bench grinder na mga 1/4 horsepower lang. So sa tingin ko naman, mas malakas to syempre versus dun sa mga 1/4 horsepower. So okay, so conclusion, para sa akin, para sa gamit ko dito sa shop, well, okay na itong 6 inches na bench grinder na to na may 1/3 horsepower. Inya, ang gagamitan ko lang naman dito sa shop ay yung panghasa ng drill bits, ng mga chisels, o panghasa ng mga kutsilyo. So, doon ko lang naman talaga gagamitin to. Medyo konting grinding, pero actually hindi naman talaga siya ganun ang purpose ko. So, isa pa, gusto kong palitan yung isa sa mga wheel na to. So, gusto ko siyang lagyan ng either buffing wheel or polishing wheel. Eh, minsan kasi gumagawa din ako no, yung mga ganito. Ito, ayan, yung mga skateboard, fingerboard obstacles na ganito. So, ito kasi stainless. So, and after welding, hindi naman siya po pwede na grinding stone o grinding disc ang gagamitin. Siyempre, kailangan mo ng polishing wheel para, siyempre, mapakintab yung stainless na to. So, kailangan ko ng buffing wheel o kaya polishing wheel. Di ko pa alam kung ano kailangan ko dun sa dalawa na yun. So, yun. So, okay. O, yun lang naman. So, again, yung kulay ng Lotus Tools. Siyempre, yung combination ng yellow at gray nila. Yan, so, very bright yung kulay niya. Kasi kaninang umaga, nilagay ko lang siya dito sa shop. So, nung pag-uwi ko kanina, umaga, pagpasok ko sa shop, yung very noticeable kasi nga bright yung colors niya. Kasi yung mga ibang tools ko dito sa shop, saka yung mga cabinet, medyo dark. Kaya, ayun, nag-stand out yung kulay niya. So, pagdating naman sa price, alam nyo naman ang Lotus Tools, mga Lotus Power Tools. Maganda yung build, magandang klaseng mga tools, pero napaka-affordable ng mga prices. So, yung price ng bench grinder na to, siguro check nyo na lang sa Lazada at sa Shopee. Kung di ako nagkakamali, yung price nito ay mga nasa 3,000 pesos, more or less. So, mga nasa ganun lang siya. So, kung gusto nyo pang makatipid or maka-discount para sa bench grinder na to o sa iba pang mga Lotus Tools products, check nyo lang yung store ng Lotus Tools Philippines sa Shopee para sa Shopee 11/11 sale. So ngayon pa lang, add to cart nyo na, tapos check out nyo sa November 11 para maka-avail kayo ng mas malaki pang discount para sa mga Lotus Tools products. So again, thank you very much Lotus Tools Philippines. Please like and follow yung Facebook page nila, yung link ay nasa description. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pakiclick mo na yung subscribe button at ang notification bell para ma-update ka at ma-notify ka pag naglabas tayo ng mga bagong unboxing videos, tools review, at syempre yung mga build videos. See you on the next video.